Magandang buhay sa inyo ulit mga technician ng refrigeration and air conditioning. Ito ulit ang inyong trainer, si Sir Manny Marino. Ngayon, yung nakaraan, tinuro ko sa inyo kung paano ayusin ang water dispenser at i-check, troubleshoot, survey, cleaning, and repair. So ngayon naman, ang iyan ako sa inyo kung paano naman mag-load ng freon sa refrigerator ng 134A. Pero isasama na rin natin doon yung kung paano naman mag-load din ng R600A. Pero ipapaliwanag ko na lang. Kasi wala tayong shop sa ngayon. Kaya hindi tayo makalabas. So, pero gagawin ko yung makakaya ko na ipaliwanag ko sa inyo ng maigi kung paano mag-load ng R600A. Tapos yan may pakita ko rin sa inyo kung paano yung mga kung ilan talagang PSI pala. Kung ilang PSI ang ilo-load sa 600A pagka nang running, kasi pagka tumatakbo na. Siyempre, refrigeration ng flammable na 600A, yung mga maliliit na lata, yung mga maliliit, yung mga canister, flammable siya. Yung tinitimbang. Pag tinimbang, siyempre gagamit ka ng gauge. Okay, tingnan mo ngayon yung PSI doon kung ilan. Pero, yun nga po. So, umpisa na natin at i-tackle natin ang mga kinakailangan pong gamit sa refrigeration. So, ito po ang una. Kung ang refrigerator po ninyo, wala pa pong access valve, yung bago pa. So, sa pagkakagataan ng freon, So, ito po ang kinakailangan. Bulletproofing valve, pambutas po ng copper tube. So, yan po yung kinakailangan. Tapos yan, freon, 134A, small can. So, hindi lang naman small can yan. Meron din tayong mga malalaking tangke ng freon na 134A, ng kulay green, ng kulay. So, ito, small can lang ito. Yung kaya lang non-rep. So, yan po yung kailangan. 134A na freon. Yan, ito naman po yung conversion adapter para sa R12 and R32. Pero hindi naman tayo gagamit nito eh. Gagamit lang tayo nito pagka yung gauge natin eh, medyo yung decrypt, yung nano. Meron nung lahat tayo rito niyan na nabibili. So yung sa atin lang, normal na gauge. Yung kakasya lang po dun sa bulletproofing valve. Mamaya makikita nyo yun. So ito, gagamitin lang ito. So pinapakita ko lang sa inyo yung mga bagong gamit ngayon sa refrigeration. So isa po yan. So ito naman yung multi-bit screwdriver na walang bit. So yun, pinapasok yun dyan. So meron tayo yan. Meron kayo yan. Mga technician, meron kayo yan. Kung wala, bumili po kayo, ha? So ito naman yung bago rin, freon recharge hose. So nilalagay dito yung canister ng freon, yung nakita nyo kanina. So ayan, may gauge na siya dyan. So ito yung gramo. Ayan, yung gramo niya. So magkaiba to dun sa freon gauge na ginagamit natin ngayon. Yung high side sa low side o discharge o charge line. Dalawang gauge yun. Ito, single lang to. Pang freon recharge hose lang ito. Kasama yung gauge. So meron na sa market na ito na nabibili. So kung gusto nyo bumili, punta na lang kayo sa mga aircon supplier. Hanapin nyo lang yan. Then ito naman yung regular gauge natin na ginagamit talaga. Ito yung normal gauge natin. Hindi tulad nun isa kanina na yung freon rechargeable freon hose na may kasamang gauge. So ito yung ginagamit natin. So ito naman yung tester, yung digital tester. So meron kayong gamit niyan. So maliban lang sa analog, meron pang digital tester. So yun po yung mga gagamitin natin, tools and materials para sa pag-charge ng refrigerator pagka wala ng freon. Yun po yung gagamitin. So next, kung ano yung gagawin natin sa rep? So bago po natin bago tayo mag-charge ng freon na alam naman natin na baka yun yung sira o yun kung ano nangyari. So bago mo masabi na wala siyang freon, dapat checkin mo muna lahat
lahat ng mga nasa system ng refrigerator. Tulad ng kung ano yung makikita ninyo sa ref. Una, yung plug. Tanggalin sa outlet. Yung plug. Saan checkin yung plug. Ito turn on yung thermostat. Kung gumagana, kung nag-on off, kung may resistance. Kung meron, punta tayo sa thermostat. Tapos yan, lahat ng mga nakikita natin mga parts doon. Thermostat, heat sensor, kung overload, relay, cold sensor. Tapos yan yung mga nandun pa sa loob na ano, ng mga sensor saka mga parts. Yung mga dugtungan ng refrigerator. Yung copper. O yung aluminum copper o yung metal tube ng refrigerator. Siyempre, pagka metal tube, sabihin nun, yun yung condenser. Kasi hindi naman ginagamit. Parang ginagamit din yung copper tube sa condenser. Sa aircon. Pero sa ref, medyo wala pa tayong masyado nakikita. Kasi nakikita natin is aluminum tubing na ginagamit sa condenser. Tapos ang ginagamit na rin yung aluminum tubing sa evaporator. Refrigeration. So, i-run natin kung ano yung dapat natin munang gawin. Ano? Tapos yung makilala yung mga gamit na gagamitin natin sa refrigeration. So, ito gagawin natin. Bubuksan natin yung ref. Bubulat-latin natin ngayon itong evaporator na sa loob niyan. So, tatanggalin natin yung bawat screw niyan. Bawat screw. Para mabuksan natin. Kasi ang una natin dapat ma-check dyan, yung lahat ng controller, dapat natin ma-check kung lahat yan ay gumagana. Diba? Dapat ganun. So, bago tayo pumunta ron sa pinaka problema niya, kung ano man yun. Kasi ang problema ng ref, hindi lumalamig. So, checkin lang muna natin yung lahat yan, pati compressor, checkin din muna natin. So, bubuksan muna natin yung loob. Pagkatapos, yan, binuksan na yung cover, yung loob, kung makikita niya kung ano yung laman yan, kung ano yung nasa loob. So, ayan po yung evaporator, ayan po yung mga socket na tugtungan, so, ito po yung pan. So, chichikin po natin yung pan, tapos yan, sisilipin po natin yung evaporator, chichikin po yung mga pins ng mga bawat socket, kung yan ay may mga continuity. So, ganoon lang po pag-check. So, ito po yung sensor, yung cold sensor niya. So, chichikin din po yan. Halos lahat naman chichikin yan eh. Hindi maaari na sumurkat po tayo na basta na lang po tayo magkakarga ng Freon. Diba? So, mali ho yun. Dapat checkin mo muna natin lahat. Yun, mga sistema ng refrigeration, yung mga wiring. Kung may mga putol ba o kung may mga nabalatan, mamaya, grounded na yung ref. So, ito yung pan ng evaporator. Ito yung pan na ang pan eh, pagka-chinek niyan, continuity lang po yan. So, kailangan may resistance yan. So, wala namang resistance number yan eh. Continuity lang naman. Pagka walang continuity, sabihin niyan, putol na yung linya niya. Dun sa yung pinaka, ano niya, motor winding niya. So, ito yung makikita niyo pa na mga socket. So, tatanggalin niyo lang yan. Tapos yan, itetest niyo rin din yan. Kung meron siyang continuity. Yung iba naman na continuity niyan, may numbers 0 to 1 o 0 to 2, 0 to 5. Iba is 14. Dahil yun iba kasing pyesa ng refrigeration, talagang meron na talagang resistance number. May mga numero. So, titikin nyo yun. Pagka wala akong numero, walang lumabas, o ilang lumabas, o walang resistance sa analog, busted. Sira siya. So, pagkatapos naman nun sa harap, lahat ng mga parts yun, na-check nyo na ng refrigerator. Check nyo na, syempre, lahat na yun. Pupunta, magpuproceed naman tayo rin sa likod. Doon naman tayo sa likod. So, ano yun nasa likuran? Ayun ang nasa likuran yan, meron yan compressor, overload, starting relay. Pagka industrial refrigeration, meron siyang pan. May sariling pan din siya para dun sa condenser. So, pupuksan natin yan. Ito, binuksan na natin to. So, ayan po. Ayan po yung compressor. Itong nasa gilid na to. Ayan po, nakatakip. May takip po yan. So, tatanggalin nyo yung takip.
Diyan po nakalagay ang overload saka starting relay. So ito po yung fan. Ito po yung filter dryer. At ito naman po yung condenser. So madumi. Diyo ba? So kung yan ang condenser, nakita nyo madumi, hindi po yan binabasa. So ginagamitan po ito ng vacuum. So babrasin mo habang binabacuum. Kasi pagka itong condenser na to na puno yan ng alikabok, pumapal ang alikabok niyan, may epekto rin yan sa rep. So yung rep, hindi siya lalamig kasi ito, iinit na yan kaagad. At sobrang init niyan, si compressor hihinto. Yung po ang sistema niyan. At sobrang init nito kasi may init at yung compressor, may init pa yung condenser. At sobrang init na ng condenser, eh may init din yung compressor, hihinto ang compressor. So, ang masesend ng overload, pagkat na sobrang ng init ng compressor, ang overload, magsha-shutdown siya. So, hihinto ang compressor. Intindihan mo ba? Yun ang sistema niya. So, dapat laging malinis ang condenser ng industrial rep ng bahay. So, yan po. So, makita nyo, sobrang dumi. Diba? So, lilinisin niyan dapat. So, pagkatapos yung ma-check lahat yan, yung fan, yung compressor, yung overload, yung relay, pagkatapos yun ang ma-check, wala namang problema, okay naman lahat, lahat may resistance, lalo na yung compressor, so wala rin siyang problema, hindi naman siyang grounded, hindi siya grounded, hindi rin siya shorted, tapos yan, hindi rin siya sunog, o yun walang resistance, so okay naman lahat, pati overload, okay naman. So ano yung susunod? So dahilan wala siyang lamig, gumagana compressor, gumagana lahat ng system, gumagana lahat yung mga parts ng refrigeration, ng rep. So ano na yung susunod niyan? So ang susunod niyan, dahilan okay naman po lahat, hindi ko ba? Okay naman lahat. So hahanap tayo ng parte, ng yung parte dun sa likuran ng rep, mula rin sa copper tube. Kung nakapapansin ninyo, yung charge line halos nakabaluktot. So medyo malaki si mataba yung filter dryer. At medyo ano po si discharge line. Ayan, medyo alanganin. So sa nakikita ko, kasi pagka gagamit tayo ng bullet piercing valve, bubutas po tayo dun sa charge line. So ito, charge line to. So straight siya. Charge line yan. So medyo malaki siya. So hindi siya 1/4. So medyo malaki siya. Kung ano man yung size niyan, yun din dapat ang size ng ano. Kasi ang bullet piercing valve, meron siyang sizes. Meron siyang 3/8, meron siyang 1/4. Kasi meron siyang sumusunod pa doon. So ito po yun. Ito yung sukat. Yung pwedeng ipang-ipit doon sa bullet piercing valve. Kailangan kasi yan eh. Parang panikip. Panikip siya. So yan. Meron siya mga gamit talaga ang bullet piercing valve. Yan, pagka nakuha mo na yung tamang sukat, so kalahati kasi yan eh, yung bullet piercing valve eh. Kalahati yan eh. So buo yan pero kalahati siya para mas madali mo siyang mailagay doon sa copper tube ng unit. Kasi pagkabuo, mahirap mo siyang buksan. So, dapat kalahat yan. Yan, kung nakikita niyo, meron siyang tatlong butas. Ayan yung paglalagyan ng tornilyo. So, papakita ko sa inyo sa susunod na slide yan. So, yan ang kinakabit ng tornilyo, ha? So, ito na yung kabuuan. Ito yung special tools, special na tornilyo, ginagamitan ng Allen wrench yan. So, yan, isa, dalawa. Yung pangatlo, natatakpan ng daliri lang. So, itong gitna, ayan yung bubutas dun sa copper tube. So ito yung pinakaulo niya. Kung sa access valve, ito siya. Yung pinaka-valve niya. So pagkatapos mong ilagay yung buo, so ilalak mo yung tatlong tornilyo na yan. Ilalak mo siya para ipitin yung copper tube. Para ipitin siya sa pinaka-gitna. Pagkatapos mo na siyang ipitin, so bubuksan mo yung pinaka-access niya, yung pinaka-access valve niya. So ito yan, may takip yan. So, ano ba trabaho ba ng bullet piercing valve? So, ang bullet piercing valve, ang trabaho po niyan, yan po yung kapalit ng access valve. Para dun sa mga unit na walang access valve pa. So, yun lang. So, yan. So, ang trabaho rin talaga niyan, para mapadali yung trabaho rin ng technician. Kasi, pagka wala kang panghinang,
wala kang map gas, wala kang kaperad. So, ayan yung ginagamit. Kaya lang, si bulletproofing valve, pagka yan inilagay mo, iiwan mo na yan dyan. Habang buhay na yan dyan. Kaya lang, ang problema niyan, si bulletproofing valve, eh, maaari siya magkaroon siya ng leak. Yan kasi hindi kasi siya hinihinang eh. Tuturnilyo mo lang talaga siya dyan. Alam niyo naman noong pre yun, di ba, gas and liquid do yun. So, maghahanap ng butas yun. So, yan po ang, ano niyan, ang pamamaraan ng bulletproofing valve niyan. Yan po yun, wala nang hinang-hinang to. Pero kung ang ano niyo naman, ang pre yun ninyo is regular, at kasya naman dito sa bulletproofing valve, eh hindi nyo na kailangan ng adapter. So, itong adapter na to, ginagamit lang to para dun sa mga host ng pre yun na walang thread. Yun, ano lang siya, yung declip. So, para dun lang ito. Pataas mo ilagay yung adapter, yung pinakagitna niyan, gagamitan mo siya ng Allen wrench para butasin yun, copper tube. Diba? So, yan na, bubutasin mo siya. Kasi pag binutas mo yan, automatically, nakalock yan. Walang lalabas na preyo niyan dyan. Pag binutas mo yan, dire-diretso yan dun. Kaya okay lang na ano, kahit butasin mo yan, basta huwag mo lang siya ibabalik ulit sa dati, para walang lumabas sa pre yun. Kasi pag binutas mo yan, automatic nakalock na yan. Pero, dahil nakalock na yan dyan, nakalock na yan, so wala nang pre yun na lalabas dyan. Yun yan, automatic yun. Pagka binutas mo siya, walang lalabas sa pre yun kasi nakalock. Yun lang naman. Umikot-ikot lang yung sinabi ko. At pagkatapos nun, siyempre ilalagay mo na yung gauge. Yung gauge hose, yung pinakadulo, ito yung sinasabi ko, yun inaano lang siya. Pinapasok na lang, hindi siya naka, ano. So, ito yung gauge sa likod ko. So, yan na. Yung isa pang adapter. Tapos yung adapter sa bulletproofing valve. Adapter naman sa pre-yon gauge. So, yan. Kung nakikita ninyo yung pinakagitna na to, nakaano na siya, nakalabas na. So, ibig sabihin yan, naka-on na yan. Nakabukas na yan. Yung kanina, isinara. Pag isinara mo yan, bubutasin mo, iilalim siya. Umiilalim yan. Ilalim. Ngayon, kung gusto mo siyang buksan, iibabaw naman siya. So, ito, pamamaraan to para ma-check kung meron siyang preyon. Ngayon, kung wala na siyang preyon at kulang na siya sa preyon, so, ilan PSI yun? Pagkarga ng preyon, 1K4A. Pagka non-running, so, non-running, 80 PSI per square inch. So, non-running. So, sa makikita yun, 80 to 95 PSI doon sa low side o charge line. Yung kulay blue na ginamit ninyo. So, dahil wala naman tayong gagamitin na high side, so, yung blue lang, yung charge line lang, yun, doon lang tayo magkoconcentrate. Pero kung meron man, ang magiging PSI noon, pagka mga maabot siya ng 300 non-running. Non-running yung 300. So, pag tumakbo naman siya, at tumakbo na, siyempre, kinargahan mo na ng preyon. So, patatakbuhin mo na siya. So, pag pinatakbo mo yan, running na, ilang PSI siya? 12 to 15 PSI. Running na yon. Tapos yan, yung high side, umabot na siya ng 150 PSI. Ang boiling point niya, negative 26.2. Nga, binigay ko na. So, yun po yung mga kasagutan dun sa PSI niyan. Non-running, saka running. Tapos yan, dahil ang naibigay mo na, nalaglag mo na, nalaglag, nakargaan mo na, o naloadan mo na, hindi karga. Naloadan mo na ng preyon. Nabigyan mo na ng sapat na PSI, kung ilan. So, yan. So, balik tayo ron. So, balik tayo ron sa ano. So, ito yung preyon na lata. Ito yung preyon hose with gauge. Kung saan nakasaad yung grams. Nung kanina, chinek lang yung kung may ano. Kung meron leak. Pero nasabi ko na yun kung paano magkarga. So, hindi ko na siguro ulitin yun. Ito naman. So, isasaksak lang yan dun. Ayan. Yun ang trabaho nitong adapter na to. Sinabi ko kanina kung anong klaseng adapter siya. So, ayan yung gauge. Ito yung preyon tank. Ayan yung gauge.
Itong prion hose with gauge, para siyang barrel. Meron siyang pindutan. May pindutan yan. So, ito yun. PSI din siya. So, nag-load. Umabot ng 36. So, kung inyo nakikita yung maliit yan, yung green is low. Pero naman yun, ano, yung blue, alert yun, dilaw. Ibig sabihin nun, sobrang pagkakarga. So, yung red, warning. So, pagka-alert, ibig sabihin yan, malapit na mabilaukan yung compressor. Pagka-red, mari nang huminto ang compressor. So, eto, maganda tong gauge na to. Hindi ko to binibenta, ha? Hindi ko to binibenta sa inyo. Depende yan sa inyo kung gusto nyo bumili. Meron yan sa mga aircon supplier. Okay? So, para yan sa mga prion canister na mga maliliit, yung mga dilata. Para lang yan dun. So, ito yun, regular na gauge natin. Low side, saka high side. So, dyan natin mababasa. Iba yung kanina, 36. So, saan mo makikita ngayon yun? 36. Yan, 134A. Makikita mo, nasa loob, 134A. Ito, itong maliliit na to. Yan ang Celsius. So, yan, PSI naman yun. Ito. Itong nasa blue. Yan. So, ilan siya? 35. O, 30. 35, 36, 37, 38. Yun isa, 36. Ito, 38. Diba? Hindi natin ginamit yung high side na gauge. Low side lang. Kasi low side yung ginamit natin pangkarga. So, yan lang siya. Tapos yan, pagka nakargahan na at tama na, yung di ba pinapandar mo, nakita mong tama na yung karga, sumasapat na siya ron sa sa 12. So, pinandar mo. Pinandar mo na. Bumaba yung gauge. Tayron. Pinandar mo kasi ito, karga ito. Karga to. Kasi industrial rep yan rin eh. So, nagdagdag lang eh. Ha? Pero kung hindi tayo magdadagdag, talagang ano siya, yun talagang reprocess, umaabot siya ng 80. Non-running, 80. 80 siya, non-running. Pero pag tumakbo yan, bababa yan ng hanggang 12. Ito yung 10, 0 to 10, 12. Pagka nakatapat yan sa 12, ilang kaya ang Celsius niya? So, pupunta ka ngayon dito sa baba. Ay, sa loob. Yan. Meron siya negative 30. Meron siya negative 10 na nakikita ninyo. Yan, 12. Kung saan nakatutok yung 12, so, doon ka lang. Diba? So, dahil ang pababa siya, nag-negative 8. 8. Bago mag 10. Negative 8 o negative 9. So, ayan yung nakatutok dun sa 12, papunta naman yan dun. So, ayan yung Celsius ng 134A. Pero PSI mo is 12. Dito rin ganun. Pagka ito tumakbo at ang PSI niya nasa 150, ito, yan, yung Celsius, yung paing height niya, yung init, bababa ka ngayon dito, 150. So, yan, 40, 45. Eh yun, init. 45. Tapos yan eh, checkin mo pa yung boiling point niya dun sa condenser. Noon heat sensor. Kung ilan. Minsan umabot siya ng 42. O minsan tumatama rin siya ng 45. O, pero ito yung init niya, 45. Pagka binabanin nyo yan dito. O, sa Celsius, sa loob. So ito yung PSI, yung pula. Yan, PSI. So, yun nandito naman sa labas, ito yun kg, kilograms. Ito, kilograms. So, 150, ilang kilograms ang pumasok? 10, 12, 13. So, o kaya CM2. So, same din yun dito. Sa low side, yung labas. Kg o CM2. O, CM2. O, di ba? Madali namang basahin ang gauge eh. O, unawain eh. Yun iba, basta't ginagamit lang yung gauge, pag tinanong mo, ilang kilograms yun, pumasok. Pero nandun na sa gauge, makikita mo na. Titingin ka nga, kilograms, kung titingnan mo yung gauge, nandun na. Ayun, may mga tatak naman eh. Di ba? O,
Tapos yan, Celsius yung nasa loob. So, ilang Celsius siya? Pag sinabing 12, balik tayo rin, 12. O. Diba? Ulitin natin. O, yung pa rin. So, yung pula, R22. Ito. So, yan yung Celsius niya. So, bawat isang linya niyan, bawat isang ring of line, may mga katugma silang R. Ayan o, R134A, R502, R12, R22. Yung high side, ganun din. Kung ano yung tatak niya na nasa loob nito, dapat parehas din sila. Kung R22 yung nandito, R22 rin yung nandun. Kaya pagka nasirang isa dyan, yun dapat ang bilhin nyo. Nare-repair naman yan. Ayan, may thread naman eh, sa ibaba, sa gitna, sa pagitan. May thread naman eh. So, napaliwanag ko ba ng maigi kung paano basahin ang gauge at kung paano ikarga ang prion. Ha? Sana ay naintindihan niyo po. At sana ay may nakakuha po kayo. So, kung naman, so, pakataas natin doon, naikarga na, isasara mo yan. Bago mo tanggalin yung gauge, kailangan isara mo muna to. Isarado mo yan. Pabalik naman, pasara. O yan, nagpapawis na nga. Papawis na eh. So, pinicturean ko lang yan. So, yan. So, itong bullet pressing valve na to, isasara mo yan. Ngayon, ang gagawin mo dyan, tatanggalin mo itong adapter, tapos yan, tatakpan mo yan. Yan mo, yung filter dryer, may umido, maring may leak yan dyan. Maliit lang na butas yan. Kakarayom lang ang butas niyan. So, sa tagal ko nang gumagawa rin ng rep sa kanang aircon, laging ganyan na nakikita ko pag nililinis ko yan. Sigurado, may lumalabas pa rin. Talagang lalabas talaga. Sa kailangan lilihain mo lang. Yung liha lang na, ano, na banayad para matanggal yung umido. Tapos yung dumumakikita ngayon na may leak siya talaga. Totoo yun, talagang may leak talaga. Pagka ganyan nagbeberde, pagka may berde na yung mga pinaghinangan, talagang may leak talaga. Yung iba sinasabi wala daw. Pero nasubukan ko na eh. Kaya lang, subukan nyo rin para mapatunayan nyo rin sa sarili nyo. Kasi bakit nawawala yung prion? Bakit mag-evaporate yung prion? Diba? Dapat mag-evaporate yung prion after 9 to 10 years eh. Eh, nag-evaporate ka agad siya ng mga 3 years pa lang. Wala na. O kaya 5 years pa lang, wala na. O 6 years, wala na. Kasi pag binuksan ko yung likuran ng rep, o tininan ko yung likuran ng rep, o yung aircon, nahanapan ko muna ng umido yan, kung meron. Talagang hindi naman ako na nabibigo, talagang meron at meron talaga. Hindi yan dahil lang sa sabon. Refrigerator yan, hindi yan kini-cleaning. Hindi yan ini-spray ng tubig. O. Ha? So, patapos, dito na tayo sa bullet pressing valve. Pagkatapos isara yan, tatanggalin mo ngayon tong adapter mo. Mahal kaya yan. Stainless yan eh. Mahal yan. So, pagtanggal, sarado na yon. Isasara mo ngayon yung knob. Pabalik mo yung takip ng bullet pressing valve. Ngayon, tanong, sir, paano yan? Hindi mo nakukunin yung bullet pressing valve? Hindi na. Iiwan mo na yan doon. Ayan na yung magiging access valve mo ron sa refrigerator. O kaya kahit doon sa aircon kung gusto mo. Ayan na yun. Sa aircon pwede rin siyang gamitin, bullet pressing valve. Iiwan mo na yan. Hindi mo na matatanggal yan. Pag tinanggal mo yan kasi may butas na yan eh. May butas na tong copper tube. Mga pre, may butas na yung copper tube na yan. Binutas na ng bullet pressing valve yan. Pag tinanggal mo yan, singaw yan uli. Pag tinanggal mo yan, sisingaw yan sa mukha mo. Iiwan mo na yan dyan. Hindi mo na pwedeng tanggalin yan. Forever na yan dyan. Pero hindi yan magtatagal. Sisingaw at sisingaw pa rin yan. Kasi nilak mo lang siya ng tornilyo eh. Inornilyo mo lang yan. Sa pagitan. Sisingaw pa rin yan. May hahanapan pa rin ng singaw yan. Hahanap at hahanap ng singaw yun. Prion. Kasi hangin eh, tapos yan liquid eh. Diba? Tulad nun sa gripo, tubig. Pag hindi maganda yun pagkaka-fittings mo eh, may leak, nagkukuroon ng leak. Tubig at hangin, naghahanap ng butas yan.
parang ayan mga empleyado sa opisina. Pag gustong ma-promote, may sisirain na isang tao yan. Hahanapan nila ng butas yan kahit wala. Bubutasan nila yan. O, ganyan yan. Ganyan ang bullet piercing valve. O, gagawa ka ng butas dyan sa copper tube para mailagay mo lang yun, load ng prion. O, ngayon, di mo natatanggalin yan, yung bullet piercing valve yan. Stay na yan dyan. So, kung ilang taon yan, na-stay yan dyan, bago magkaroon ulit ng leak, kasi hindi talaga magtatagal yan eh, magkukuroon ng corrosion yan eh. Tulad na ito, yung kulay berde na yan. Hindi magtatagal, maglilik ulit yan. Pero aabot ng taon. Naabot ng taon yan. Okay. So, ang bullet piercing valve, so, ang bullet piercing valve, ginagamit po yan, kung ang prion mo is non-flammable, pwede yun. Non-flammable. Non-flammable. Gagamitin mo yan. Pwede mong gamitin sa non-flammable na refrigerator, yung bullet piercing valve. Pero, ito na. Wala na pangako ko. Kung paano mag-load ng prion na flammable. Yun na sa lata, 608. So, ang pag-load nun, ito lang po. Ang pag-load kasi nun, nilo-load siya tulad nun ginagawa natin as normal na reprocessing. So, lilinisin mo muna yung buong system, mag-check ka uli, check-in mo, so, shortcut na tayo. So, tapos na tayo sa pag-check ng mga gamit ng refrigerator o aircon, yung mga ano naman, flammable prion ang kinakarga. So, tapos na natin check-in lahat yung mga materials doon sa isang unit. Lahat okay. So, sir, paano mag-load ng refrigeration? Pwede bang gamitin ang bullet piercing valve? Eh, ito, hindi ko sa inyo nire-recommenda na gamitin ninyo ang bullet piercing valve para mag-load ng flammable na prion. Hindi po pwede. Based off my experience na rin, hindi po talaga pwede. Kasi kahit na hindi ko siya ginagawa, alam ko hindi maganda ang mangyayari pagka yung ginamit ko. Yung bullet piercing valve para mag-load ng flammable na prion. So, ako po nakikiusap sa inyo na huwag kayong gagamit ng bullet piercing valve kung ang ilo-load po ninyo is flammable na prion. Huwag na huwag. Kasi hindi nyo pwedeng ilagay talaga yan sa system na yan. Unang-una, nag-load ka ng ito yung maring mangyari. Ginamit nyo mo yung bullet piercing valve para mag-load ng flammable na prion. Ginamit mo siya. Kulang na sabi ko, itong bullet piercing valve na to, iiwan mo na yan dyan sa system. Iiwan mo na yan dyan eh. Ang compressor mo, may ignition sa loob yan. Ano yung ignition niya sa loob? Ayun yung common mula ron sa tatlong pins na yon. Yung common starting running. Open yun sa loob. May pins din siya nakalagay din doon pero open siya. Kung flammable yung prion na, yung compressor, flammable yung prion na nilalagay. Okay. Balik tayo rito sa bullet piercing valve. Huwag niyong gagamitin ng bullet piercing valve para mag-load ng flammable na prion. Siguro, yung iba sa inyo na nakakarinig nito, pumapasok na sa isip ninyo na, oo nga, hindi nga talaga pwedeng gamitin yan. So, pero sa mga baguhan, bakit hindi pwede? Ito papaliwanag ko sa inyo. Kasi pag ginamit nyo yan, nag-load kayo dyan. Siyempre, mag-load kayo, hindi nyo paanda rin yun, compressor. Huwag kayong mag-load na pinapaanda ng compressor. Meron akong mga video ko sa channel na talagang sinasabi ko kung paano mag-load ng prion. Okay? Yung tamang pag-load. Kasi ang pag-load ng prion na flammable, eh meron po yung timbangan na ginagamit sa gauge. So, kinukombine yung PSI dun sa gauge, dun sa timbangan. Yun po yun. So, pagka maglo-load ka ng prion na flammable, gamit ang piercing valve, hindi yung pwede talaga. So, kasi ganito yun. Maglo-load ka, sabi, sir, pwede naman mag-load na hindi umaandar eh. Tulad na sinabi mo eh, na nakapag-load ka ng 134A na hindi umaandar yung refrigerator o yung refrigerator. So, pwede rin yung sa flammable na 600A. Hindi po pwede, iba yun.
iba ang 600A sa pagload ng 600A, iba. Iba ang sistema nun. Iba yun. So ito, maglo-load ka na hindi umaandar. Halimbawa, ito, ganito. Sabihin ko na sa inyo. Mahaba ang intro, no? So sabihin ko na sa inyo. Ginamit mo ang bullet pressing valve, mag-load ka ng 134A. Oo, hindi nga umaandar yung compressor. Niload mo. Okay. Niload mo. Eh, tatanga-tanga ka. Alam mo naman na yung host ng ano mo, yung host ng gauge mo, eh, rubber. Hindi naman metal yan eh. Hindi naman copper yun eh. Rubber yun. O. Eh, may ignition yung compressor na sa loob. Pinaandar mo. Ano mangyayari? Flammable ang prion mo. Gas, flammable. O. Sasabihin mo sa akin, sir, low side naman yan eh. Malamig naman yan. Eh, kahit na. Kasi nakadikit yan sa sistema ng compressor. Nakadikit yan sa buong unit. Hindi yan nakahiwalay. O. Prion ang gumagana yan sa loob. Flammable na prion ang usapan natin dito. Ha? Hindi 134A, ha? 600A. O. Pinagana mo. Ang host mo. Rubber. O. Sa standard ng refrigeration, mayroong kanya-kanyang gauge ang bawat refrigeration ng yun ano, yung refrigerant. May kanya-kanyang host yan. Kala nyo, wala. Sa Japan, no, mahigpit sila sa ganyan. Meron silang kanya-kanyang host niyan. Kung ano yung prion na gagamitin mo, yung gauge na yun ang dapat mong gamitin sa kayong host. Sa atin, hindi. Talagang ano talaga tayo. Pero, bilib ako na marunong tayo mag-ingat at marunong tayo mag-analyze ng mga problema. Doon ako bilib. Sa pagiging technician natin, na pagiging Filipino technician, unit technician. Tawa ng Diyos, wala pang napuputukan o na-aksidente. So, meron man, eh, yun lang. Pero buhay naman siguro. Buhay naman yun. So ito, pinagana mo, ano mangyayari? Wala na sabi ko, putok yun. O, pag pumutok yun, tulad nung sinasabi nung katukayo ko, pag pumutok, ano mangyayari sa'yo? Oh, hindi naman mamamatay agad eh. Madadala ka pa sa ospital. Humihinga ka pa eh. May konting buhay ka pa. Oh. Tapos yung mako-comatose. Pag na-comatose, hindi na kinaya, nag-flatline, saka ka mamamatay. Oh, di ba? Oh. So, yun ang iiwasan natin dyan. So, inulit ko, ang bulletproofing valve ay hindi po yung ginagamit para gamitin pambutas sa isang sistema na ang ilalagay na prion ay flammable. Okay? Kasi ang flammable po, close po yung dapat. Nakasara ang lahat ng system niya. Nakahinang lahat ng tama. Wala kang gagamitin na kahit isang bullet piercing valve o yung tinutornilyong access valve tulad nito. Access valve na to eh. Kaya na, bullet piercing valve ang tawag. Kaya sa bullet, kasi may, meron siyang nasa gitna na yun yung pambutas niya. Mabilisan. Kasi yun, access valve, hinihinang. Ito, bullet eh. Pamabilisan ito eh. So, ito pang isa. Sabi natin, nachambahan mo. Okay. Kinagana mo, uy, hindi pumutok. Mali si sir. Hindi pumutok. Hindi sumabog. So, tinanggal mo. Pinatay mo uli. Tinanggal mo yun, ano. Yung gauge sa likod. Okay. Tandaan nyo. Laging nasa huli. Laging nasa huli ang maaaring mangyari na hindi maganda. Sinindihan mo. Inun mo. Maya-maya biglang pumutok. O. Diba? Nakachamba ka. Akala mo yun una na chambahan mo eh. E yung binuksan mo uli, ano nangyari? Pumutok pa rin. Kasi maaari siyang magkuro ng singaw. Tinornilyo yan eh. Tinornilyo mo lang yan eh. Sisingaw pa rin yan. May lalabas at lalabas dyan. Kahit sabihin natin maganda ang pagkakatornilyo mo, nakalapat ng gusto, maghahanap pa rin ng butas yung prion kasi liquid saka vapor yun. Sana yung mga nakakarinig na ito o nakakapanood na ito, isang malaking aral to sa atin lahat. Malaking aral to sa inyo. Huwag niyong baliwalain. Huwag niyong sabihin na, ay, kaya ko magkarga ng, ano, ng flammable na prion. Na hindi na walang nangyayari sa akin.
baka yung sasabihin mong ganun eh, ihiga mo na lang sa ospital yan. So, ingat lang po tayo ha, inulit ko, ang bulletproofing valve ay hindi po yung ginagamit sa mga prion na flammable. Pwede po yung gamitin sa mga non-flammable tulad ng 134A. Kung R22, pwedeng gamitin pero much better na wag na lang. Kasi hindi kasi yan magtatagal. Na obserbahan ko din eh. Hindi siya nagtatagal sa ano sa buong system ng unit ng window type ng aircon na walang access valve kasi nilagyan mo lang ng bullet piercing valve, nilagyan mo lang nito, hindi po siya nagtatagal eh. Talagang nawawala pa rin yung prion niya. Kasi umaalog eh, nagba-vibrate eh, malakas yung vibrate kasi may malaking fan, kasi yung plus pin compressor, naalog siya. Hindi tulad na itong rep, kalmado. Medyo kalmado siya. So, yun ang pinagkaibahan ng rep sa aircon. So, ang aircon, medyo malakas yung vibration niya kaysa rito sa refrigerator. Kaya, yung bullet piercing valve, pwede siyang ilagay sa rep basta non-flammable yung prion. Okay? Ngulit ko, non-flammable yung prion, pwede mong gamitin yung bullet piercing valve. Pero pagka flammable na, gumamit na kayo ng access valve, tapos yan, hinangin nyo na lang. Yan sa kanyo, ipitin yung access valve ng dalawa, pilipitin nyo ng konti, tapos yung pinakadulo ng access valve, pindutin nyo kung may lumalabas mang prion. Kung meron, pindutin nyo uli. Ipilipit nyo uli. Tapos yung pagka medyo wala na, saka nyo balihin nyo yung dulo, tapos yung tiklopin nyo yung dulo, saka nyo hinangin. Pero hinangin nyo na hindi gumagana yung unit. Huwag nyo hinangin na gumagana yung unit, ha? Hindi ko sinabi yun, ha? Hinangin ninyo yung unit na hindi pa gumagana. Hindi gumagana yung unit, saka nyo hinangin. Yung access valve na pinutol ninyo, yung dulo. Yung dulo ng access valve yung pinakanguso. Saka yung inipit ninyo rin sa copper tube, hinangin din ninyo yun. Hinangin ninyo na hindi umaandar ang unit. Ha, paulit-ulit ako eh. So, ganun ang gawin nyo. Tapos yan, palamigin nyo ng konti, saka nyo paganahin. So, naintindihan ba? So, ganun lang naman ang paggawa niyan, mga technique ng paggawa. Kung paano maghinang, paano magkarga. Okay? So, ganun lang. Tapos yan, siyempre, nalinis mo na yung loob, naayos mo na, ibalik mo siyempre yung likod. Minsan, hindi na ibabalik yung likod, din nalilimutan eh. Pagka nailagay na sa poste, na idikit na sa pader, saka lang malalaman na, uy, yung cover, nalimutan ko, balik ka na naman ulit. Minsan, ganun din yung nangyayari rin sa akin eh, sungasyong eh. Na lahat naman yun eh, nararanasan natin eh. Siyempre, sobrang ano na, pagod, stress, mga ganyan. So, nangyayari yan. So, balik yung cover. So, yan. Balik na yung cover niyan. So, yun lang. So, sana may nakapulot na po tayong aral sa video ito. Lalo na po kung paano mag-load ng prion na gamit low side lang. Lalo na yung kung gagamitin flammable. So, nasabi ko na kung paano mag-load ng flammable na R600A. So, yun po. Minsan, kasi para ito sa inyo sa mga bago, ingat-ingat po tayo sa mga gagawin. Wag po yung basta-basta. So, tulad ng mga nai-lecture ko na bago tayo gumawa, kailangan natin ng mga checklist sa bawat sine-check natin para hindi po tayo napupulaan ng kliyente o ng mga customer. So, yun lang yung dahilan nun. So, mag-iingat po tayo palagi. Kahit na mga datihan, kahit ako ay datihan din, minsan nakakalimot din ako. So, wala naman ng perfectong technician o perfectong tao sa larangan na ganito. So, yun nga eh. Medyo nakakabilib pa nga ako eh. Yung prion gauge na ginagamit natin, kahit na minsan eh mali yung nagagamit natin sa mga prion, marunong pa rin tayo mag-ingat. So, di ba? So, yun po, yung mga ano yan. So, laging sinasabi ko, ang technician bago po gumawa, bago umalis po ng opisina o ng shop, magdasal. Wala pong mabisang kapangyarihan o mabisang baon. Pag umalis ka ng bahay, iyon dasal.
Yan po yun. Magdasal lang po tayo bago tayo gumawa para lagi tayong ligtas sa mga ginagawa natin, para bigyan ho tayo ng Anghel de la Guardia na mula rin sa taas. Kung naniniwala ho ba kayo doon? Sana maniwala ho kayo doon. Kasi ako naniniwala ho doon. Kasi bawat dasal ko, kung meron na akong pagdadasal na tao na kailangan ho ng tulong, eh, minsan nababalitaan ko, lagiging okay na sila kaagad. So, walang mabisang kapangyarihan kundi yung dasal. Kumapit ka lang doon. Kapit lang talaga. Kumapit ka lang. Kasi, wala namang pinipili ang Diyos kung masama ka o mabuti. Basta paniwalaan mo lang yung mga salita niya. Paniwalaan mo. Andyan lang siya palagi. So, ito muli. Ang inyong trainer sa harap ng camera, sa YouTube. So, hanggang sa muli natin pakikita. At hintay-hintay lang sa mga video ang gagawin ko pa sa mga susunod na araw. Hanggang sa muli, ingat po mga kapwa trabahador na technician. At lagi po tayo mag-iingat. Salamat po sa inyo muli sa pagpapanood at pagtatangkilik ng video channel ko. Salamat po sa inyo.